when I enter the premises of Olongapo Wesley School Senior High School Department. I told myself that I will let the students experience the Johann Muller magic. Stricto, pero masayahing maestro. Gurong marunong magmahal at umunawa. Gurong di alintana ang pagod. Gurong nagagalit kapag hindi nasusunod ang pinilin. Gurong tumatayong ina at ama ng paaralan. At higit sa lahat, isang gurong makakapagpabago sa isang mag-aaral. Sa mahigit 3 taon kong pagtuturo, nais kong maging magaling at competitive ang bawat estudyanteng nahawakan ko. Pero siyempre, tanggap ko rin na ang bawat mag-aaral ay may iba't ibang taglay o angking talento o karunungan. May mga estudyanteng madadaldal, mayroon din namang tahimik. May mga estudyanteng marunong kumanta, mayroon din namang marunong magdrama. Mayroong estudyante na kayang-kayang sumayaw at may mga estudyante na ayaw naman gumalaw. Kaya minsan, hindi ko maiwasang lumundag sa tuwa, lalong-lalo na pag nakikita ko sila na lumalabas sa kanilang tilas. Ang pananaw ko bilang isang guro, hindi ako naniniwala na hindi kaya ng estudyante ang mga pinapagawa. Marahil, nahihiya lang talaga sila, kaya naiisip ko na kailangan natin silang bigyan ng inspirasyon at ipush pa. Kaya ang mensahe ko sa mga minamahal kong mag-aaral, nagawa natin. Oo, ang ilang mga araw, linggo, buwan na gumapang, ngunit tila kahapon lamang na natututo kayo. Natututo sa mga pagkakamali, natuto sa kabiguan, natuto dahil napagalitan, natuto dahil nasigawan. Alam nyo, karaniwan, hindi ko ito aaminin. Ngunit ang isang bahagi sa akin ay nakakakuha ng isang maliit na emosyon kapag nagpapaalam ako at ipadala kayo sa susunod na level ng buhay nyo. Kaya nais kong maglaan ng sandali upang maipakita ang aking oras na tayo ay magkakasama. Dahil mahalaga ka. Uulitin ko, mahalaga ka. Salamat sa pagpuno ng buhay at pagtawa. Salamat sa iyong pagngiti sa akin, sa pagyakap, at sinasabi lamang ang tamang salita upang mapaganda ang aking araw. Salamat sa pagbabahagi ng iyong buhay sa akin sa pamamagitan ng pag-uusap. Salamat dahil pinapanatili niyo akong bata. Binibigyan niyo ng kahulugan ng aking trabaho. Naalala niyo pa ba? Bago tayo magsimula ng klase, kumakanta tayo ng Our Father. Eh yung nag-social responsibility tayo sa barangay Kalaklad. Nung nag-radio visit tayo for oral communication subject, nung pumunta tayo sa Bureau of Customs, yung tinignan natin kung paano gumawa ng harina sa Mabuhay Interfloor, yung nag-defense tayo sa business plan para sa entrepreneurship subject, ang saya at nakaka-stress na balikan. Sa ngayon, oras na upang magpaalam. Bumalik ka sana para makita ako. Alam mo kung saan ako magpupuntahan. Ipinangako ko na hindi ko kayo makakalimutan at inaasahan kong hindi nyo rin ako makakalimutan. Hindi ko masasabi sa inyo kung kaano kalaking kagalakan ang nagdadala sa amin ng mga guro ninyo na bumalik ang isang mag-aaral at sabihin hi o sabihin sa amin kung ano nang ang mga inyong ginagawa. Dahil kayo ay magpakailanman ay magiging bahagi ng aming kwento dito. Ngayon, oras na para gumawa kayo ng inyong mga kwento. Mga kwentong aabangan at susubaybayan namin na lahat na humubog at nagtiwala sa inyo. Hanggang sa muli.